Hello po, nagbabalik po ang ating kaamin na magbibigay ng marami pang tip para sa ating mga OFW, mas lalo na po ang ating mga baguhang OFW. Ayan po, ang tatalakayin po natin ngayon ay ang mga ka-OFW, iwas scam po tayo. Ayan, sana po napanood nyo po yung episode ni Rapi Tool po na halos 1 billion daw po ang na-scam at karamihan na kanilang nabiktima ay ang mga OFW. Ayan mga ka-OFW, pagka meron pong nag-aalok sa inyo ng yung inyong 1,000 ay matitriple o magta-times 10 in 1 month. Ayan, wag na wag po kayong maniniwala, scam po iyan. Ayan, mga kabayan, mag-ingat po tayo sa mga taong kausap natin. Baka hindi po natin alam ay nai-scam na po tayo at napapasunod na po sa mga kagustuhan nila. Meron pong mga ganyan na mga tao na masasamang intensyon. Mas lalo na po't alam po nilang kayo ay isang OFW. Ayan, hindi, wala po silang mga puso na hindi po nila alam kung ano yung paghihirap natin dito sa ating ating pinagtatrabahuhan at sa kagustuhan naman po nating matriple ang ating pera, mag times 10 ay pumapatol tayo sa mga ganitong uri ng mga pag-aalok sa atin na hindi po natin alam ay mga scam na po pala ito. Ayan, mag-ingat po tayo mga kabayan. Pag meron pong ako mausap sa inyo na mag-alok about sa yung katulad nung nangyari nga na yon sa mga nabiktima ng isang tao na yan. Ayan, nag-ingat po tayong lahat at kahit sino pong tao na mag-alok sa inyo na pangangakuan kayong yung inyong pera ay lalago po ng in 1 month. Halimbawa po yung magpapasok po kayo ng 5,000 pesos at next month ay magiging 20,000 na yan. Nako, wag po kayong maniwala dyan. Scam po yan, mga kabayan. Mga mahal kong OFW. Wag na wag po kayong magpapauto sa kahit na kanino. Ayan, wala pong ganyan. Kahit po yung mga public, sa pamahalaan natin ay hindi ganyan ang kikitain ng inyong pera. Ayan, wag na wag po kayong maniniwala. Ayan po. Mag-ingat po tayo mga kabayan sa ating mga kinakausap na tao, mas lalo na po yung mga OFW dito sa Hong Kong. Ayan, meron pong isang OFW sa Hong Kong ang umuwi dahil sa ganyang nangyari sa kanyang buhay, na scam po siya dahil po sa pinatulan niyang isang business na kesyo kikita raw siya ng milyon. Pero wala naman pong nangyari sa kanyang pag-invest dito sa isang company na ito. Ayan. Hindi po masamang mag-business. Pero yung pong isurebol nyo po na yung inyong pupuntahang business ay mga hindi scammer. Ayan, mag-ingat tayo mga kabayan. Marami na pong masasamang loob ngayon sa panahon na ito. Ayan, mas lalo na po ngayong darating ang Pasko, ang December. Ayan, marami pong nai-scam at maraming taong manluloko. Ayan, walang puso't kaluluwa na ini-scam ang mga OFW. Ayan, bakit di pa sila kuhanin? Ayan, sana po ay kuhanin na sila at nang wala ng mga scammers sa mundo. Ayan, mga kabayan, mag-ingat po tayo at wag na wag po tayong magpapaloko. Ayan, sabi nga po nila, ang dalawang uri lang ng tao sa mundo ang meron dito. Isang nagpapaloko at isang manluloko. Ayan po. Ayan, gusto ko lang po sanang paalalahanan yung mga ating kababayan dyan na mga may mga kinakausap, wag na wag po kayong maniniwala. Nako, kawawa po kayo pag po kayo ay na-scam. Nako, ang hirap po yatang magkuskus sa araw-araw at magpuyat
sa ating pinangangamuhan. Pagkatapos ay ipagkakatiwala lang natin ang ating pera sa ibang tao na hindi naman natin kilala, na pinangakuan lang tayo na magiging time stamp ng pera natin. Mga kabayan, wag na wag po kayong maniniwala. Ayan. Okay nang mas mabuti pa pong ipundar nyo na lang yung pera nyo na yan, o kaya ibili nyo ng mga equipment sa ating bansa at mapagkuhanan ng panghanap buhay ng ating pamilya doon. Pero po dito sa Hong Kong at may nag-alok po sa inyong ganyang klase ng pagpapalaki ng pera, huwag na huwag po kayong maniniwala, mga kabayan. Ayan. Okay. Sana po ay nakatulong itong video kong ito at wag na wag po tayong magpapaloko. Ayan, kabayan. Wag kayong maniniwala sa kahit na anong mga ano dyan. Marami dyan sa tabi-tabing napaka walang puso't kaluluwa. Ayan po. Ayan, mga kababayan. Mulit-muli pong pinapaalalahanan ko ang aking mga ka-OFW dito sa Hong Kong. Mag-ingat po tayo at i-search po natin, or pwede ko rin pong i-share sa aking wall ang schedule ng mga magaganap na rally dito sa Hong Kong nang po tayo'y makaiwas disgrasya. Okay po, mag-ingat po tayo, pag-ingatan po natin ang ating sarili at huwag po tayong makisali sa gulo nila. Huwag po natin suwayin ang batas ng Hong Kong. Sumunod po tayo sa kanila at tayo po ay maaring makulong at magmulta kung tayo po ay susuway sa kanila. Ayan, mga ka-OFW, yung sinabi ko uli kanina, yung mga nagpo-post, naalala nyo po, may nag-viral na picture na pinakita ang kanilang maselang bahagi doon sa ibabaw ng bundok ba yun? Ayan, tapos ayan, hindi sinasadyang na i-post yata nila or ipinost sa isa nilang sa kanilang mga kaibigan na hindi naman din yata nila alam. Ayan, may kaukulang parusa po yan, mga kababayan. Labag po sa batas ng Hong Kong ang mag-post ng brutal na picture o hindi ka nais-nais o malaswang picture. Ayan po ang magiging parusa nyo po kung kayo po ay makapag-post ng ganyang picture. Ayan, magmumulta po kayo ng 1 million Hong Kong dollar at makukulong po kayo ng isang taon o higit pa. Ayan po, mga kabayan, sana po'y nakatulong itong video kong ito para po kayo ay maging alert at akin pong napaalalahanan. Concerned po ako sa inyo, mahal ko po kayong mga ka-OFW ko. Just message in down and subscribes na rin po. Maraming salamat sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Ayan, patuloy po nating tangkilikin at please lang po paki-share niyo po itong video ito sa ating mga kaibigan dito sa Hong Kong nang po sila po ay mabigyan ng babala sa ating mga dapat sundin na batas dito sa Hong Kong nang hindi po sila mapahamak. Ayan po. Bawat isang Pilipino po dito, sana po tayo ay magkaisa at mahalin po natin ang kapwa nating Pilipino, magmalasakitan po tayo, tayo po ay magkakapatid na mga Pilipino dito sa Hong Kong. Wag po nating pababayaang may mapahamak sa ating mga kababayang OFW. Ayan, yan lamang po at ito po si Kaami na magbibigay palagi ng paalaala sa ating mga mahal nating OFW, mga bayaning OFW. Mag-ingat po tayong lahat. Wag po nating pabayaan ating sarili, mas lalo na po ngayon. Mag-ingat po tayo, magdobli ingat po tayo, mga kabayan. Ayan, magandang gabi po at maraming salamat sa mga nanood at nag-subscribe sa aking YouTube channel. Ito po si Kaami na magbibigay palagi sa inyo ng paalala. Yan lamang po at magandang gabi sa ating lahat.